sweet you are. And you don't. They'd never be scared of you. Happy birthday to you! Happy birthday! Thank you! Ang ganda mo naman! Bagay sa'yo! Tingin! Kinikilig ako. Oh, ganda! Parang magkaedad lang pa ngayon. Buti hindi mo gano'n mo na ano. Hindi, kasi di ba sinabi mo? Nadudukot na ano na nga yung mata ko pag ganyan. Na-try namin tong fried leche flan na. Ay, dapat ano bago, para cheers. Oh, cheers! Cheers! Happy birthday! Cheers! Thank you! Diba niya tambuchi? Pagdating kasi sa'yo, malambot puso ko. Isang halik mo lang sa'kin, wala nang galit ko. Guys, alam nyo ba, kagabi, dapat magla-live ako ng 9:30. Inaantay ko na lang yung oras kasi parang alas 6 pa lang, tapos na ako sa mga gagawin ko. Tapos, sabi ko, ay matutulog muna ako hanggang 7:30 para at least, ano, may energy ako sa pagla-live. Tapos, nagising ako, alauna na! Alauna! Hindi ako nakapag-live. Tapos, pagising ko, katabi ko si Doraemon. Para kami mag-jowa. Nakaganon kami sa isa't isa't. Nakakatawa. Kasi pag nakikita ko siya, yung nakasmell siya lagi. Tapos natatawa na din ako. Hi guys! So, gagawa ko ng green juice ko ngayong gabi. Natatawa ako. Okay. Pre-prepare ko lang tong celery, oranges, and pineapple. Yung pineapple, on the way pa lang. Habang inaantay ko yung pineapple, ipre-prep ko na yung ibang ingredients. Ang dilim! Ito na lang yung nilalagay ko sa green juice ko kasi minsan kinakain ko na lang yung iba. Mahalaga lang talaga for me is yung celery kasi yan talaga yung nakatulong sa akin na
mas luminis yung balat ko. Like, sobrang ganda talaga ng effect niya sa skin ko. Tipong kahit hindi na ako mag-skincare gabi-gabi, hindi talaga ako tinitigyawat. Hindi ako nag-breakout or whatever. Kaya ito, ginujuice ko pa din siya. Hinahaluan ko na lang ng orange, saka pineapple, para masarap pa din yung lasa niya. Ganto ko lang siya hiwain. Medyo maliit-liit tong nabili ko ngayon na celery, pero okay lang. Guys! Sa mga hindi pa nakakaalam, guys, Telepatia is out now. Telepatia, telepatia. Unti-unti nang nag-evolve ang ating music. I'm so happy kasi finally, I'm starting to find my voice. Yung gusto kong type ng music. Saka yung mga gusto kong sabihin. So, sa mga nakikinig sa akin, dati pa lang, I know, naninibago kayo, pero ito talaga ako eh. Lover girl talaga ang ate mo. Orange. Wait lang guys, nandiyan na ata yung order ko. Kuya? Yes? Kya? Yes po. Pababa na po. Sige po. Antay ko po kayo. Kuya, paiwan na lang po kaya sa guard. Sige po. Okay, salamat. Andiyan na ang pineapple. You know, I love pineapple. And guys, alam nyo, na-realize ko, yung papaya, super ganda siya sa skin, right? Naalala nyo, gumawa ko before ng orange, papaya, and carrots na juice. Sobrang ganda ng effect nun sa skin ko kasi napupusyaw ako, yung parang nagre-red ako, even though hindi ako nakikilig, ganun. Na-realize ko, sobrang ganda ng papaya sa skin. Yun na yung nilalagay ko sa tinola, hindi na ako nakakain ng sayote. Life hacks. Wow. I'm too sexy for this shit. Guys, hindi iniwan yung pin niya. Kainis. Ako pa yung mag-iiwa. Mahirap kasi ito hiwain. Hindi ganun katalas yung kutsilyo ko for this. Kala ko naman, hiwain na ni kuya. Dito natetesting yung mga pinagagawa ko sa gym eh. Paano na to? Diba? Kuya, parang di nag-iisip eh. Paano na yung mga mata? Inang! Nakakaloka naman to nagtinda sa akin ng pinya, hindi hiniwa. Nakakainis. Tuturuan kita. Paano ba? Wala na, naiiwa ko na. May isa pa nga dito eh. Pwede na yan, pwede na yan. Oh, paano pa? Paano ba yung mata? Kasi mo kasi pinahiwa. Automatic na yun. Last time, hiniwa niya naman. Ewan ko ba ngayon? Kamati naman. Ewan ko, kaka-harvest lang ata niya. Grabe naman, ang kapal naman ang pag-iiwa mo. Nanonood lang siya ng Kill Tony. Alam mo ba kung ano yun, inang? Puro kalokohan. Naku. Laki oh!
masarap siya kasi hindi pa matampang yung celery. Baka ano, napatuyo. Kaya hindi na ako nag-i-stock eh. Grabe naman yung saging na yun. Ang hirap balatan. Inang, pakita mo nga sa kanila yung bounce mo. Ayusin muna natin, teka lang. Guys, nag-birthday si Inang noong 20, tapos nagpa-bounce siya. Eh, Bangladesh. Ganda. Thank you. Mas nagmukha ka ng bata. Yeah, naging ano ako, 23. Ano sa'yo? Hi guys, welcome back to another episode of Hi guys, welcome back. Today is second episode of my series called Single But Not Lonely. In today's episode, let's talk about things that makes me happy now that I'm single. Nga pala guys, sa mga hindi pa nakakaalam, nag-release ako ng bagong kanta, Telepatia. Out na sa lahat ng digital streaming platforms. So, nag-release din ako dito sa aking YouTube account ng Visualizer. Lahat ng link ay nasa description box below, so check it out! Telepatia! Sa mga na LSS na at saka sa mga kabisado na, I'm so proud of you guys. Nagigets ko yung nararamdaman nyo kasi sabi ko sa inyo talaga, nung una ko yung napakinggan ako, ganyan na ganyan din yung naramdaman ko. Butterflies and parang ang sarap-sarap niya ulit-ulitin, ganun. And meron akong crush ngayon at naalala ko siya kapag pinapakinggan ko yung Telepatia. Kinikilig ako pag naalala ko. Tapos ano, ini-imagine ko na ano, nag-uusap kami. Baliw. Pero yun, pag pinapakinggan ko talaga yung Telepatia, naalala ko yung crush ko. Hala, namumula ako. Okay guys, ayan na nga. See? Paano hindi ka malulungkot? Okay, ayan. Isa sa nagpapasihan sa akin, meron akong crush. Ah! Oh my gosh. Kung mapapanood mo lang ito, no? Magiging crush ko na din ako. Alam ko makaka-relate sa akin yung mga single dito kasi for sure na feel nyo rin yung na-feel ko. Lalo na pag may crush. But yeah, anyway, eto na, i-share ko na sa inyo bagay na nakakapagpasaya sa akin ngayon na ako ay single. Unang nakakapagpasaya talaga sa akin is hawak ko yung oras ko. Napaplano ko yung buong araw ko, na-organize ko yung week ko, I can work on my schedule talaga. So, masaya ako dun kasi ang sarap sa feeling pagka ano eh, ino-organize mo yung week mo. Eh, syempre, sinusulat mo yung mga gusto mong gawin sa isang buong linggo. So, na-excite ka tuloy kasi meron kang magandang nilook forward. Like, oh, sa Friday pwede ko schedule yung nails ko. Sa Tuesday naman, pwede akong, you know, mag-workout or magluto ako ng food na favorite ko na matagal ko nang kinikrave. For me, therapeutic siya. Yeah. Napapasaya ako pagka ganun. Pangalawa, hindi ako nag-iisip ng kung hala, nag-cheat ba siya sa akin? Or, hala, baka may ibang kasama yun. Wala akong tamang hinalang ganun. So yun nga, isa sa na-enjoy ko is hawak ko yung oras ko at talagang na-organize ko yung buong linggo ko. Girls, itry nyo siya. Pangalawa na nakakapagpasaya sa akin ngayon na single ako is yung nabibuild kong connection kay Lord. Yes! Naman! Ewan ko ha, pero pansin ko talaga simula nung nag-start ako na magbasa ng Bible, mas naging babae ako kumilos, mas naging babae ako magsalita, manamit, saka makitungo sa ibang tao. Dati kasi talaga, sobra akong masculine. Pagka napapanood kayo mga video ko dati, hindi ko siya nagugustuhan. Natanggal niya din yung anxiety sa puso ko. Yun talaga yung pinaka gusto kong ginawa ni Lord kasi habang nabibuild ko yung connection naming dalawa, nabibuild din yung faith ko sa kanya. So, talagang nawala yung anxiety ko. Hindi ako nawo-worry na, hala, paano na sa mga ganito, susunod na mangyayari, hindi ko alam yung gagawin. Parang si Lord lang yung nakakausap ko talaga na nabibigyan ako ng peace. Hindi ko alam kung paano kasi hindi ko naman siya nakikita, hindi ko naman siya nahahawakan, hindi niya rin ako sinasagot.
sasagot kapag may tinatanong ako sa kanya. Pero may something na pinapa-feel niya sa akin in a way na yung fear talaga is nawawala, nagiging faith. Saka isa pa guys, yung patience ko mas humaba, hindi na ako mabilis magalit, mas naging stoic ako. Ganun. Pangatlo na nakapagpasaya sa akin is yung mga challenges. Masaya pag may challenge. Kasi ayun na yung opportunity para ipakita mo sa sarili mo yung mga natutunan mo or kung may natutunan ka ba. Saka darating at darating talaga yung time na yun. Instead na malungkot ako sa mga challenges or ma-pressure ako sa mga challenges, tinitignan ko siya yung opportunity para mas maging excellent person. Di ba? Saka guys, alam nyo, dun ko nakikita yung fighter version ko. Yung tapang sa loob ko. Yung ako na malakas. Kaya maganda talaga na ma-challenge ka. And pag na-challenge ka, don't fold. Hindi naman nagmamatter kung ilang beses kang bumagsak. Ang nagmamatter is kung gaano ka kataas, babounce back. So huwag kang mawala ng lakas ng loob. Yeah. Sabihin mo kay Lord, Lord, give me some more challenges. Ganon. Pang-apat na nakakapagpasaya sa akin. Hello! Baka naman magalit kayo sa akin. Pero pang-apat is yung thought na wala pa akong responsibility kundi ako lang. Ladies, come on. Aminin na natin o hindi, pagka nasa serious relationship ka na rin talaga, may responsibility ka na dyan. Kasi tayo bilang babae, you know, it's our role to asikaso. Ako, wala akong problema sa ganun. Kasi I love doing it. Iba yung happiness na nararamdaman ko pag ginagawa ko yung mga ganong bagay. Gusto ko yung mga ganon. Yung nag-aasikaso, naglalambing. But yeah, ngayon, ina-enjoy ko lang yung time na wala pa akong responsibility na ganon. Kasi for sure, pagka nagkaroon na ako ng man, malaking responsibility yung ibibigay niya sa akin. Like, asikasuhin mo nga yung jet natin dun kasi hindi daw ma-park eh. Tapos ako naman, okay, I got it. I'm on it. I'll update you whenever. Ganun yung mga sasabihin ko sa niya. So yeah, ina-enjoy ko muna yung time ko na walang responsibility. Kasi yun nga, mag-aasikaso tayo ng jet sa future. Kaya, girl, sinasabi ko sa'yo, magpaganda ka, magpa-sexy ka, at saka, ano mo yung sarili mo, alagaan mo. Love you. Okay, guys, let me know what you think about this episode and ano pa yung gusto niyong pag-usapan natin sa next episode. Episode 3 na tayo next time. So, let me know, leave a comment, and don't forget to subscribe. Love you guys. Thank you for always watching my videos. Love you guys. Love you guys. Mwah.